Ito nga, si Angel Locsin, ito ay aking opinion lang ha. Nung una, nung nakikita ko yung mga style niya na namimigay, may daladala, kung ano-ano, ganyan-ganyan. Sabi ko kaagad, nung una, ay nako. Nako, sabi ko. May ganyang style, di ba? Sinabi ko, nakwinito ko na to noon eh. Sabi ko, yung mga style na ganyan. Ah, style yan para gumanda yung imahe ng isang tao. Mamimigay, bla bla bla, ganito ganito. Tapos, pagdating ng panahon, titira. Oh, biglang babanat sa gobyerno. Para ang dating maganda siya, mukhang angel. So pag tumira siya, biglang, uy, nako. Parang meron siyang credibility ang dating niya sa mamamayang Pilipino. Kasi, ayan, tumutok. Yan eh, para sa mahirap yan. Marami na hong gumawang ng ganyan. Nako, sabi ko sa inyo. Na ito ha, ito ay PR 101, mga media. May mga media natin ginagawa talaga yan. Imigay-migay, may mga ganitong foundation dito, foundation dyan, para maging mukhang credible sila tingnan. Ah, tumutulong sila para sila sa mamamayan. Maging mga makakaliwang grupo, ginagawa din yan aside from mga media. Ginagawa yan ng mga makakaliwang grupo. Kunwari, namimigay sila, tumutulong sila. Diba, naalala nyo nga, may nahuli nga dyan na Quezon mamimigay daw ng relief. Pero nandun naman sa kaloob-looban, yung mga propaganda papers. Gawain talaga yan. Kasi, ang mga Pilipino, pasensya na po, pero totoo ho talaga. Masaktan na yung masasaktan. Pero marami yung Pilipino ang totoo po, hindi ako nagbibiro, ha? Marami po talagang Pilipino tanga. Alam nila kasi yun, ha? Mga kababayan natin, medyo yung iba ay gutom. Iba naman patay gutom. Magkakaiba yun, ha? Baka akala ninyo, ibig sabihin ng gutom ay patay gutom. Iba ho yun. Bakit? Yung mga gutom, yun yung mga wala talagang makain. Meron naman, yung may makain na sila, meron na silang pera, meron silang antas sa society, pero patay gutom pa rin sila. May ganyan. Meron niya mayayaman, pero patay gutom pa rin. Paano yun? Yun yung mga greedy na mayayaman. O, halimbawa, yung isa lang ang kumpanya mo, pero ang dami nandun sa ilalim mo. Para isa lang ang tax na babayaran mo. Ang tawag dyan, mga patay gutom. So, ang sa tingin ko noon, sa tingin ko lamang noon, ha, aking opinion lang naman, si Angel Locsin ay masasabi kong, nako, nagpapaganda ng imahe. Diba kaya nga sinabi ko noon, sabi ko, aantay ako bago ko mag-judge. Bago ko talaga pumalakpak ng todo. O, pumalakpak ako ng onte, mga isa, ganon. Ganyan. Pero bago ko tuloy-tuloy ang palakpakan, titingnan ko. Kasi oh, meron oh talagang tumutulong para gumanda ang imahe, tapos para maniwala ang tao sa kanya, sabay biglang meron palang hidden agenda. Teresa Sayo, NOK 50, salamat po. Lorenza Blunt, Canadian, $5. Pang Kape Banat by Jasper Alberta Anada, hello to Sale Marvin Tabs. Oh, baka sabihin ng iba, eh bakit ikaw din naman tumutulong ka, pinapakita mo? Unang-una ho sa lahat, hindi po ako opisyal. O, hindi rin ang opisyal si Angel Locsin. Pangalawa, hindi po ako artista. Hindi po ako marunong mambola. Okay? Pangatlo at higit sa lahat, yung pinapakita po nating video yun kasi po galing po sa inyo yun. Hindi po galing sa akin yun. Ha? At pang-apat, eto ho, sasabihin ko na ho sa inyo, ha? Pag ako kumandidato, okay, murahin nyo ako. Bibigyan ko kayo ng karapatang murahin ako ng mga 100 times. At sabihin nyo sa akin, si Raulo ko, sinungaling ka, hayop ka, hipokrito ka, ano ka, ganyan ka. Ah, okay, malinaw ho yan, ha? I'm saying it now. Pag ako kumandidato, o kung ano naman ang gawin ko, ha? Kahit barangay captain lang, murahin nyo akong todo-todo, ha? As in, bastusin nyo ako! Bastusin nyo ako! Ganon! All the way. Parang ganyan. With Banat. Bye! Kasi oh,
Isusumpa ko talaga sa inyo, hindi ko talaga ako kakandidato. Magkamaya na tayo. Bakit? Aawain nyo lang ako. Wala kayong karapat aawain ako ngayon dahil ako'y ordinaryong citizen. Ha? Kahit anong gawin ko sa pera ko, wala kayong pakialam. Pero pag kumandidato na anak ko, ultimong kape ko, sasabihin ninyo, pera namin yung kape ko. Yung asukal mo, pera namin yan. Hindi na, kaya hindi talaga ako kakandidato. Magkamatayan na. At saka gusto ko lang manood ng Netflix. Ay, nako, promotion. Ay, Netflix, ha, sponsoran nyo naman ako. Manunod lang ako ng Netflix, torrent, mga ganon. At saka kung ano-ano. Reality show, ganon. Nag-isip ng mabuti, baka mamaya may nanonood. O kaya amateur, mga ganon. Yan mga bahilig natin panoorin. Charmaine Banares, salamat sa 25. Kaya nga ganito yan, ha? Ganito. Ito naman, sa tingin ko lang naman, ha? Hindi ko naman sinasabing may masamang ginawa si Angel Oxine. Wala siyang illegal na ginagawa sa pamamigay niya. Pero dahil sa mga ganito niyang banat, nakikita mo talaga na sablay. Sablay yung pagiging pagpapaganda na yung imahe. Bakit to? Iba ho kasi yung constructive criticism at sa basta makakriticize lang. Bakit? Binanatan kasi yung nila niya. Okay, ipapakita ko sa inyo bakit sablay yung banat niya. Okay, handa na ba kayo? Itaas ang mga paa! Itaas ang mga ano! Ang mga kilikiling may itim! Itaas, itaas! Oh, papakita ko po sa inyo, ha? Nakakabwisit naman banat. Ingay. Eh, pwede mo namang i-off yung YouTube mo. Ano ba? Ba't ka nanonood? 365 days, hindi ko napapanood dyan. Ano ba yan? Maganda ba yan? Hindi kasi ako mahilig sa mga ganyan eh. Ano yan? Ano yung sinasabi mong toolpix? At leaks? Hindi ko alam yan ha. Ma-research nga yan mamaya. Maganda ba dyan? O, ito na. O, yan na. O, tinaas na nila mga kamay nila at paa nila. O, yan na. Nagtaasan na. Ayan na. O, ready na. Ready na. Ito kasi yung sinabi ni Miss Angel Oxine, okay? Basahin natin na basa. Wait lang. Babasahin ko sa inyo ha kasi maliit yung sulat, di ko makita. Malabo na yung mata natin, naka-shades pa. Parang tanga lang, di ba? Asan na nawala na yung nawala. Hindi ko na nakita. Ayoko na, tigil na natin. Ala ka, uy. Kumakita. Ay, to. Ayan, yan. To whom it may concern. Parang classroom lang. Make sure you have plans for the many workers and business owners who lost their income. Sa madaling salita, sana may plano kayo sa mga nawalan ng trabaho. Ang daming time pag-inita ng ABS. Okay. I-prioritize pa ang remaining na ha? I-prioritize pa ang renaming ng airport. Yan ang hirap eh. Anti-terrorist bill pero ang kailangan ang plano tungkol sa COVID and frontliners. Bingin ba ito? Ngayon ko lang nalaman na bingi ata ito si Angel Oxine, yung bulag. Plano edukasyon para sa may hirap na walang access sa internet o magturo sa bahay. Ha? Galawang ano ha? Parang si sila Culminaris lang ha? OFW na stranded sa ibang bansa. Anak ng hindi talaga ito nagbabasa. Hindi ito. Walang kaalam-alam ito. Eh, wag naman ho sanang medyo opinion ko lang naman no. Ang hina ho ng utak ninyo. Kabuhayan na nawala ng trabaho, paano na ang traditional na jeepney drivers talaga humahina ang utak ninyo? Okay, paano ang mga senior citizen at sa kung anong kahirapan ng masang Pilipino pagkatapos ng pandemya, sincerely taxpayer? Isa-isayin pa ba natin ito? Ito ha,
sabi niya wala daw plano. So yung una yung plano, ipinaprioritize the ABS-CBN, renaming airport at anti-terrorist bill. Ay nako, Madam Angel Locsin, una sa lahat, ulitin ko na mga 100 na, 1,000 na, paki na lang, sinagot na kita sa Twitter eh. Ha? Kinomenta na kita sa Twitter. Te, sino bang humiling na ituloy ang dinig ng hearing ng ABS-CBN? Sino ba humiling yan? Kami ba? Kami bang mga ayaw sa ABS-CBN? Kongreso ba? Sino namilit niyan? Kayo. Sino pa? Mga senador ninyo. Sino pa? Yung mga panatiko ninyo. Yan ang mga nagpilit kung sino at ano ang dapat gawin dyan sa ABS-CBN. Kayo ang nagpilit dyan na dinig yung hearing na yan. Tapos kayo may sisisihin nyo ngayon na lumalabas ang lahat ng kabahuan ng ABS-CBN? Boom! Itang ulo ko. Nakakairita na kasi kayo eh. Paulit-ulit kayo, pare-pareho kayo na sinasabi ng mga artistang tatanga-tanga. Sinasabi ninyo na, bakit nyo kami pinag-iinitan? Bakit yun to? Sino ba humingi ng pag-hearing yan? Sino? Kami ba? Di ba kayo? Tapos kayo na nakikita ko ano yung mga kabalastugan ng ABS-CBN, magagalit kayo sa amin? Magagalit kayo sa mga congressman? Tapos sasabihin mo, walang ginagawa kundi anti-terrorist bill, airport at saka ano. Ang hirap sa'yo, te, hindi kayo nanonood eh. Hindi kayo nakasubscribe. O ipapakita ko sa'yo ngayon na hindi totoo yung sinasabi mo. Manood ka! Manood ka! Gigigil ako sa'yo ha, Sayang ang ganda mo. Manood ka! Ito, papakita ko sa'yo ha. Oh! Ayan ang website. Okay? Ayan ang website o page ng ano, ng house. Ito ang kanilang official. Papakita ko sa'yo ngayon ha. Hindi ka nakakain. Ewan ko sa'yo. Oh. Ito, Committee Meeting of Energy. Pinag-uusapan tungkol sa Meralco. Oh, ayan. Ayan, oh. So, Pinag-uusapan na kagad. Mas mabilis pa kaysa sa Senado. Oh, ito pa. Anong susunod? Oh, ito din. Sa meeting din sa Energy. Ano pa? Ito naman yung sa ABS-CBN. Ano pa yung iba? Oh, ito naman sa National Economic Development Authority, NEDA. Committee on Economic Affairs. Oh. Ito naman, Committee on Cooperative Development. Ano sinasabi mong walang ginagawa? Ang hirap kasi sa inyo, dakdak kayo ng dakdak. Hindi nyo alam. Hindi kayo nagre-research. Dakdak ka lang yung nagdakdak. Ang dami ginagawa ng house eh. Tapos sasabihin niyo wala. Hindi na alam mo, ito na nga ang pinakamabilis na house leadership. Pasensya na iba ha. Magalit na kayo kung magalit dahil speaker, yes, si speaker kaya tano. Pero alam nating lahat na itong house na to, itong period ng house na to kung saan ang bilis nilang gumalaw. Pag sinabi ni Pangulong Duterte, ayusin to. Yung new normal bill, inaayos kagad. Ang daming inaayos kagad. Ayan, sunod-sunod. Tingnan nyo. Ang hirap sa inyo kasi, daldal kayo ng daldal. Niloloko nyo yung taong bayan na sinasabi nyo walang inaasikaso house. Una-una ka, wala kang pakialam si Pangulong Duterte dyan eh. Legislative yan. Alam mo naman siguro that there are 3 branches of the government. And yet, nagfa-function sila. O sino ngayon ang hindi gumagalaw na maayos? Sige nga, tanungin nga kita. Yung mga sip-sip ninyong mga senador dyan. Ang dami-dami. O ayan, sunod-sunod o. Mismo, ito, tingnan mo. Committee on Ecology, Ecologies, Second TWG on Single-Use Plastic. Ang house po kasi, para sa kaalaman ninyo ha, kayong mga tatanga-tangang mga artista, pasensya na pero totoo talaga eh. Pampalis ng high bob, $5, kulang po yan madam. Joke lang, Annalyn Jamilano, joke lang po. Biro lang. Pampalis ang mga hindi nag-iisip bago magsalita, keep up the good work. Ang hirap po kasi dito sa mga to, ha? Hindi nila maintindihan that there are more than 300 congressmen. Okay? In the Congress, okay? May iba't ibang committee yan.
Habang ginagawa yung isang committee, meron isang committee dito, may isang committee dito. Marami. Pumunta kasi kayo, yan ang hirap sa inyo, tatanga-tanga eh. Ako kasi nagpunta ako, nagtambay-tambay kami dyan nung panahon na hindi pa nauli na appoint si Mocha, tumatambay-tambay kami dyan kasi nandyan yung mga kaibigan namin, kakilala namin. Mga committee nandyan, no, iba-iba, bawat marami silang parang classroom type na pagka maliit yung committee doon. Ngayon na lang nilalagay doon sa malaki para makapaghiwalay-hiwalay. Kasi no, nung classroom type, siksikan ni mga tao. Kasi may mga guest, may mga resource person. Marami huya, maraming committee yan. Kasi 300 nga sila. Kaya nga huyan meron, oh, dito sa committee na to, ito yung mga naka-assign. Dito sa committee na ito, hindi huyan, ah, ito muna ang ABS-CBN. Mamaya na kay lahat, postpone na muna kay lahat, tigil kay lahat, makinig kay lahat dito. Hindi ho ganun yun. Anak nan, sana magpaturo ka dun sa mga kaibigan mo, makabayang black. Di ba kaibigan nyo na yan? Kilala nyo yan? May mga kasama nga kayong nakapicture kasama yan? Tanong nyo kasi sa kanila, ilan ba ang committee? Ang dami-daming committee na nagda-handle ng iba't ibang issue ng bayan natin. Nagkataon lang, mainit yung sa ABS-CBN. Sino ba nagpainit to? Eh, kayo rin naman. Hirap sa inyo talaga, oh. Bermon, bakod, salamat sa $5. Oh, Melanie Riddell, $2. Addiction na kita, barat bay. Ang rugby, mahal-mahal din yun, ha? May Ann Mario, sige, kiss na, wag na magalit. Mamwa, chup-chup mamwa. May ganong-ganong eksena. Alam di mo! JJ Kojima, salamat sa 1,220. Banat ba ipost nyo po lachan para alam nilang ano? Alam mo, para dita nga mga artista. Alam mo, sa totoo lang, JJ Kojima. Kaya nga humiga nito eh, meron na nga yan, oh. Ayan, oh, may verified post na nga. Ay, verified page. Ibig sabihin official. All they have to do is research. Sinisipa nila kesa yung wala daw ginagawa yung ano, sige. Ano pa itong sinisi nila, ha? Papakita ko pa. Kakairita to si Angel Locsin, medyo hina ng ano eh. Oh. Ano pa, sandali, ah. Ano pa yung sinisi niya? Hindi ko kasi ano mabasa, pasensya na. Ayan, laki na yan. Oh, yung balik probinsya, sinisisi. Magtuturo sa bahay, balik probinsya, OFW na stranded sa ibang bansa. Ate, yan ang hirap sa iyo eh. Bakit hindi ka mag-follow sa DFA? Ang daming pinopost ng DFA na stranded, binabalik. Eh, kahit nga sa Mocha Usun Vlog, ang daming pinopost doon. Sineshare ni Dre, sineshare ng DFA, kung ano yung mga naibabalik, mga flight na naaayos. Hindi ko maintindihan, saan mo nakukuha to? This is so fake news. Akala nyo, ano ha, F ha? This is so F fake news. Fake news na fake news to. Anong plano tungkol sa COVID and frontline? Ante, hindi ka nag-bop na. Grabe. Te, mag-subscribe ka na. Mag-ano ka na lang. Mag-follow ka na lang sa page ko. Ang dami doon sa page. Naka-cross-post lahat ng ginagawa ng gobyerno doon. Sa isang araw nga, mas marami pa silang post kaysa sa akin eh. Hindi nyo ba nakikita? Walang plano? Anak ka ng weteng, oh. Kaya ka kapunde. Alam mo, Madam Angel, ah. Alam ko, sincero yung puso mo. Siguro. Pero ate naman, mag-research ka naman, te. Ano sinasabi mo, walang programa? Annalyn Jamilano, hello po, $2. Hello mga kabanitero, shoutout po. Shoutout din sa'yo. Plano ng traditional na jeep drivers. Ate, hindi mo ba nakita? May mga papasada na jeep. Nakalimutan mo din. Nakaligtaan mo din. Nakatulog ka din na. Binabalita sa news yan. May mga babiyahe na. Inayos na kasi ang, 'di ba? Sabi nga sa kanila, papabiyahin na this week. Ang importante lang, sumunod lang sa batas. Sumunod lang sa alintuntunin na kailangan may plastic, wala nang contact sa pasahero. Kailangan natin ng kaayusan. Inayos na 'yan ni ng LTFRB, inayos na din ng DOTR, inayos na rin yung mga ruta. Ano sinasabi mong walang plano? Nasa news yan, hindi mo ba napanood? Ano ka ba? Siguro ABS-CB lang pinanunood mo. Eh since wala na, wala ka nang napanood, ganun ba yon? Anak naman ng tucha, o. Chill lang.
Kasi yung nakakainit ho talaga ng ulo eh. Alam niyo yun, napaka... Ewan ko ba? O mga senior citizen sa anong kahirapan ng masang pili... Ewan ko ah. Iba hinala ako dito sa statement niyan to eh. Pansinin niyo ah, yung mga wordings niya. Yung wordings na ng mga... Sorry ah, pasensya ka na. Hindi kita sinasabihan na makakaliwa ka. Pero same ang wordings ng wordings mo at saka yung mga sinasabi mo sa mga sinasabi ng mga makakaliwang grupo. Sa same na. Hindi ko sinasabing pareho ka o kasama mo sila. Hindi ko sinasabi yan. Ha? Wala ko sinasabing ganyan. Pero pareho na kayo ng sinasabi. Ganyan na rin. Ganyan din ang tabas ng bibig ni Ontiveros. Tabas ng mga... Ayan, Black. Ganyan. Pare-pareho na kayo. Ano ba kayo? Bulag ba kayo? Hindi ko... Sa feeling ko naman, Madam Angel, hindi ho kayo tanga. Feeling ko naman, ha? Kasi mukhang bright ka naman. Kaya lang... Kung bright ka, bakit hindi mo alam to? Eh, araw-araw ang daming update ng gobyerno. Lahat ng mga pages na updated. Anong gusto mo? Eh, sabihin natin, bakit di nilalabas sa news? Andali, ang news, hindi naman hawak ng gobyerno yan. Tingnan mo sa PDP, PTB4, PNA. Yan ang mga hawak ng gobyerno. Na nilalabas yan. Mag-follow ka kayate. Siyempre yung mga media, hindi ilalabas yan. Siyempre, ang gusto lang nila, patayan, nagugutom, iniwan sa airport. Ganyan ang pinapakita. Pero yung mga good news, tumingin ka kaya sa page ni Mocha, yung sa Margo Uson, yung kanyang bagong official page. Ang daming good news dyan. Hindi mo nakikita? O bulag ka lang talaga? O nagbubulag-bulagan ka? Yung tanong lang naman yun, Madam Angel, ha? Ginagalang kita. Kasi ang mga babae minamahal. Ang mga babae iniibig. Ang ganti mo! Pero anong klaseng pag-iingay to? Tanungin kita. Ito lang yan. Kabobohan? Bulag-bulagan? Paganda ng mga grupo? O balak mong kumandidato at umepal ngayong araw na itong panahon na to? Tanungin kita, alin dyan? Kasi lahat yan sinasabi mo kasi nungalingan. May plano ang gobyerno, pinakita ko ang house, maraming ginagawa. Ano pa? OFW, ang daming inaayos ng DFA, ng OWA, araw-araw yan. Tapos, ano dito? Ano dito sa apat na to? Apat nga ba yun o lima? Apat ata. Hindi naman sa tingin ko bobo ka. Okay? Baka naman propaganda machine ka ng mga grupo. Ano pa? Baka naman bubulag-bulagan ka lang. Dahil bitter ka, dahil niya nangyayari sa ABS-CBN. O baka naman, kailangan mo lang umepal at maging relevant at dahil kakandidato ka. Anong dyan sa apat na yan? Sige nga, Madam Angel, ako seryoso to ha. Hinahamon kita, mag-usap tayo. Di ba gusto mo makausap sila journally? Gusto mo makausap yung mga dating empleyado? Tayo mag-usap, Madam. Seryoso, walang bastusan. Gagalangin kita, mamahalin pa kita. Ang landi mo! Hindi oh, totoo, mag-usap po tayo. Anong problema? Ano sinasabi mong walang plano? Ipapakita ko sa iyo may plano. Ako nga ordinary citizen, nakikita ko yung plano eh. Kasi naka-follow ko. Pero yung sa inyo, ba't di nyo makita? Anong problema ninyo? Dahil pinag-iinitan kayo? Sandali, ate, nanonood ka ba? Nanonood ka ba ng pagdinig ngayon sa Kongreso? Nanonood ka ba? Una, yung citizenship ng amo mo, sablay na kaagad. Pangalawa, yung sa mga empleyado, hindi mo ba nakita ang daming mga empleyado na nagreklamo? Madam, 10 years mahigit? Contractual pa din? Is that normal? It's just the nature of our work. It's the nature of our industry. Ganun na lang yun. Tanggapin na lang natin. 20 years, contractual pa din? Salamat, joke. Carl Castillo, banat by pa-undead attendance para masabi lang, para may masabi lang yan. Ibig sabihin, Epal, ganun? Yun ba ibig mong sabihin? Joe? Si Joe yun, ha? Inday Okray, salamat sa 250 yen. Hello po, good morning, banat by nag-message ako sa'yo. Hello po. Anong message nyo po? Hindi, o, di ba? O, dyan, o, hindi ko maintindihan, eh, ha? Ito pa, tingnan nyo, ha? Dali lang, papakita ko pa. Isa pa. Oh, ayan. Eto naman, oh. Ay, nako.
Hi, inform folk. Yes, if this is such an important bill, may bill kasi siyang kinomentuhan. Parang niretweet niya. Instead of focusing on shutting down ABS and cutting the life support of the people relying on it, giving support to the economic needs of the people should be prioritized. Ironic, isn't it? Ma'am, ganito lang po yan, ha? Ang gobyerno po gumagawa ho ng lahat ng paraan para maibalik ang ating ekonomiya. Sa katunayan, pinaglalaban pa nga ni Sec Dominguez na gawin na tayo modified GCQ para makapasok na lahat ng tao. Lahat tayo, mag-concert na! Payagan na rin kaming sumayaw! Ganyan, gusto mo lahat yan. Payagan na lahat ng taping, okay na, lahat na tayo. Mag-ingat na lang tayo kahit alam naman natin hindi gagawin ng mga Pilipino yan. O, diba? Bakit lumolobo? O, eh, kasi nga, ang titigas ng ulo ng mga Pilipino, diba? Alam naman natin, magmamask, kita ilong. O, diba? Kung hindi naman kita ilong, ibababa ang konti para makahinga. Nawala na rin yung konsepto kung ba't ka nagmask. Gusto mo rin pala ibaba. Eh, di huwag mo na lang i-mask. Maglaway ka na lang dyan sa labas, di ba? Alam nyo ba ibig sabihin bakit ginaganto? Once lumabas ka ng bahay mo, kaya ka nakamask. Hindi dahil para hindi ka mahawa. Isa lang yun. Kalhati lang yun. Isang panday lang para nakamask ka. Para pag nagsalita ka sa labas, huminga ka, umubo ka, umatching ka, yung laway mo hindi tatalsik doon. Kusa amang surface. Dahil, di ba, sabi nga nila, hindi pa to sigurado eh. Ang COVID virus tumatagal sa surface ng ilang araw, ng ilang oras. Wala pang assurance kung yan ba namamatay kaagad pag tumagal na sa surface. Hindi ho. Marami pa nagsasabi, mga scientists, na tumatagal pa yan. So ngayon, sabihin na natin, no, kunwari nakamask ako, kunwari nakamask. Baka mamaya may madumi dito. No, nanginyan, nakaganyan ako. Tapos tinanggal ko. Kasi wala naman tao dyan, wala naman akong kausap. Tapos achu-chu, daldal ako ng daldal dito, may kausap ako sa puno, kaya bigla ako maubo. Yung pag nasa labas ako, biglang tumalsik yan, nandyan na yung laway mo, eh paano kung may COVID ka? Hindi maintindihan ng mga Pilipino hanggang ngayon, ewan ko kung bakit. Oh. Anong kinugnayan nung kay Angel? Ang sinasabi ko lang, ginagawa naman ng gobyerno, gusto ng gobyerno, si Sec Dominguez, gusto niya nga maibalik na tayo sa GCQ, modified GCQ na lang. Maayos na tayo, hindi na tayo mapigilan. Ginagawa na yan. Iniisip na yan ng ating ano. Anong sinasabi mong hindi sinusuporta ng economic support ng gobyerno? Eh halos maubos na nga ang ano, pera ng gobyerno eh. Hindi mo napansin? Naubos na, sasabihin mo na naman. Eh bakit di mo nakatanggap lahat? Natural, hindi mo talaga tatanggap lahat. Naubos na ang pera ng gobyerno. Nag-isip ngayon ng gobyerno, i-tax yung mga hindi nagbabayad ng tax. Magagalit naman ang mga Pilipino. Eh, ganyan nun talaga eh. The government is nabubuhay yan sa tax. O, saan ngayon kukuha ng tax? Eh, wala ngang trabaho. Wala ngang, di ba? Bakit to? Katulad ko, pag magta-tax ako, wala akong may ta-tax. Bakit? Eh, wala akong mocha girls eh. Hindi ako kumikita ng ganong kalaki. O, di ba o? Oh, ang tangan. Ako.